Yo, what's up mga kagrupo? Welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago ko pa sa channel ko, ay subscribe na at i-click ang bell button para update ko sa mga bago kong videos. Ngayon mga kagrupo ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga kakailanganin sa pag-momotovlog at kung paano ba maging isang motovlogger kung nag-uumpisa ka pa lang. At saka kung paano ko nag-umpisa mga kagrupo mag-motovlog. Unang-una, kailangan mo ng Gmail account mga kagrupo. Syempre kapag may Gmail account ka, pwede mo na yung ilagin sa YouTube. Bali connected dyan mga kagrupo. At syempre kailangan mo rin ng Google AdSense. Punta ka lang sa Google at i-search mo lang ang Google AdSense at mag-sign up ka dun. Dahil dyan natin mamomonitor ang sahod natin sa YouTube mga kagrupo. Iba naman yun sa YouTube mismo, tapos yun sa Google AdSense. Napakahabang proseso mga grupo kung nag-uumpisa ka pa lang mag-motovlog, maging isang YouTuber. Ako mismo hindi ko rin inakalang mamomonetize yung channel ko at sasahod ako. Tapos pala mga grupo, ang importante sa isang video yung views mga grupo. Hindi po importante yung ano, yung subscribers. Importante siya sa ano, sa una pa lang. Pero pag na-reach mo na yung ano, yung requirements ng kailangang dami ng subscribers, okay na yun. Kasi mas nagka-count in yung views kaysa sa subscribers. Kasi kapag marami kang views, yung subscribers mo susunod na lang yan. Pagka may nagka-interest sa channel mo. At pangalawang kailangan ng isang motovlogger o isang YouTuber mga kagrupo, dapat meron kang camera syempre. At microphone. At syempre meron ka ding kapal ng muka. Oh my God! Wow! Hindi, bire. Pero totoo yan mga kagrupo. Kapag nagbablog ka, normal lang naman na medyo nahihiya pa tayo sa umpisa. Pero kailangan talaga yun ng isang vlogger, yung hindi nahihiya, yung parang natural lang. Kumbaga gawin mo siyang hobby para hindi ka mahiya o mahilang.
Kaya advice ko sa mga bagong YouTuber o nagpaplanong maging motovlogger dyan, maging matyaga lang kayo at huwag kayong madaling ano, yung magsawa ba at mawala ng pag-asa. Dahil darating din kayo dyan sa pinapangarap nyo. Ako, pag-ayaw ko. Nangarap din akong sumahod sa YouTube. Mamonetize. Magkaroon ng ads. Yung monetization pala mga grupo, eh yun yung ano, sasahod na. Ah, oo. Kikita na. I'm sorry, kikita na pala yung YouTube channel mo. Ayun yung ibig sabihin ng monetization o kumbaga monetize na. At para makuha mo yung sahod mo sa YouTube, eh kailangan mong ma-verify yung YouTube channel mo o yung ano, Google AdSense mo. Kasi mayroong sulat yun sa Google AdSense eh, na ipapadala mismo sa address mo. Tapos pag natanggap mo na, eh meron yung code. Tapos ayun ang itatype mo sa Google AdSense mo para ma-verify. Pagkatapos ng mga ka-grow po, eh kapag na umabot ka na sa limit, lumagpas ka na sa minimum ng sasahurin sa YouTube, eh makukuha mo na yung pera mo. Ang minimum nga pala na requirements ng YouTube, eh $100 mga ka-grupo. Kapag hindi umabot o lumagpas sa $100, yung kita ng channel mo, eh hindi mo pa makukuha yung sahod mo. Tsaka dati sa Western Union kinukuha yung sahod namin eh, pero ngayon sa bangko ng mga grupo, iba na yung patakaran ng YouTube. Tapos dati sa amin eh 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Ewan ko ngayon kung ilan na yung requirements. Kasi sa pagkakaalam ko, 1,000 subscribers tapos 4,000 watch hours. Yung watch hours mga kagrupo, yun yung mga oras o minuto na pinapanood yung video mo.